Sa ating usapang legal, syempre kasama pa rin natin ang ating abogado mula sa SVW Law Offices at si ang ating maritime lawyer, si Attorney Dennis Gurecho. Attorney G, magandang umaga. Magandang umaga po. Sa bilang paalala lang po sa ating mga sa mga nakikinig, nandito po tayo sa discussion natin sa different occupational illnesses na nakasulat sa Section 32-A ng inyong POA Standard Employment Contract. Ano ho ba itong Section 32-A na to? Ito ang listahan ng mga sakit na pwedeng mag-suffer ang isang seafarer na kinoconsider as compensable under the contract. Dahil as a general rule, kapag wala dito sa listahan ang sakit ng isang seafarer, hindi ka makakakuha ng benefits under the contract. Ano ba yung benefits yung under the contract? Yung unang-una, nandiyan yung itatawag natin sickness allowance equivalent to maximum of 120-day basic wage. Mm-hmm. So, maximum lang yan, 120 days. Yung pangalawang set of benefits dyan, ito yung tinatawag nating medical expenses. Ito yung gamutang proper, rehabilitation, surgery, hospitalization, nandoon yan. Pwedeng lumampas to ng 120 days, pero maximum pa rin 240 days yung mm-hmm. ano. Actually, pwede pang basta pag lumampas ka ng 120 days, hindi mo na ma-avail yung sickness allowance. Kasi yung sickness allowance mo, maximum mo 120 days lang. Tapos, titigil din lahat yan kapag nag-release ng disability grading ang seafarer, ang inyong company doctor, sasabihin nila kung ano ang grading system mo, ang certification mo, kung ikaw ay total permanent disability, or may total permanent ka na, disabled, mm-hmm. or meron kang grading na 2 to 14 na partial disability, or fit to work ka. So, tatlong level ang pwede mong ma-encounter kapag ikaw ay may sakit. Yun nga, grade 1, total permanent disabled yan. 2 ito to 14. Ito yung mataas. 1 ang pinakamataas at 14 yung pinakamababa. Hindi, ang pinakamababa, yung fit to work. Ah, okay. Kasi 0 yun. Mm-hmm. Or unfit for sea duty ka, pero hindi lang ko consider as compensable kasi nga wala ka sa as a general rule, wala ka dito sa Section 32-A na tinatawag na occupational diseases. Mm-hmm. And nandun na 24 ho lahat yan. Ni-rundown na ho natin dati ano yung 24 na yon. Na last week, diniscuss ho natin cancer of the epithelium of the bladder or tinatawag din papilloma of the bladder. And number 2, nandito tayo sa pangalawa, ito yung tinatawag na skin cancer or cancer epithellomatous or ulceration of the skin, and pangalawa, yung corneal surface of the eye. Tapos, anong bang kinoconsider din dito? Yung exposure mo or yung pag-handle mo, use or handling of or exposure to tar, pitch, bitumen, mineral oil, including paraffin, soot, or any compound product or residue of any of these substances. Ano ba basically ito? Yung tar kasi, ito ay isang dark brown or black viscous liquid na hydrocarbons and free carbon. Mm-hmm. Ino-obtain ito in a wide variety of organic materials through destructive distillation. Yung tar can be produced from coal, wood, petroleum, or peat. Yung tar and pitch are applied to viscous forms of petroleum or heavy crude oil, technically before described as asphalt or bitumen. At ito mga ano na to, attorney, chemical na to, nararanasan to, na experience ng ating mga seafarer, karamihan doon sa mga tinatawag na chemical tankers. Kasi ito, dinadala nila yan. Or minsan kasi ang tar din kasi ay ginagamit as seal for roofing shingles and tar paper or to seal the hulls of ships and boats. Yung tar na made from coal or petroleum, minsan ay kinoconsider as toxic and carcinogenic because of its high benzene content. Mm-hmm. And benzene kasi is isa rin sa kinoconsider as carcinogenic. Yung coal tar nga ay na-list as a number 1999 ni United Nations List of Dangerous Goods. Yung bitumen, mas kilala siya as asphalt. Yung asphalt na to ay ito yung nilalagay sa mga kalsada. Mm-hmm. It's a sticky, black, or highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum. Yung kung bakit ba nagkakaroon ng epekto sa skin? Yung skin kasi natin, it protects our body against heat, light, infection, or injury. Mm-hmm. Ito rin nag-store ng water, fat, and vitamin D. Basically, tatlong layers yan. Epidermis, the dermis, and hypodermis.
Yung skin cancer is a disease in which the cancer cells are found in the outer layer of the skin. Under normal circumstances kasi, yung skin cells na yan, nag-ooperate in an orderly manner to maintain tissue health. Yung cellular mass na yan or tumor forms when growth control is lost. Ano ba usually ang as a general rule, ano ba clinical symptoms of skin cancer? Yung color. Mas maraming skin cancers kasi nag-feature ng uneven distribution of mixed brown, black, red, white, or blue. Mm-hmm. Tapos yung color of the nevus change. Tapos meron naman talagang margin. Yung often irregular or serration toward changing. Usually, due to tumor na lumilipat. Meaning, lumilipat yung mga parang pasa, ang tawag nila dyan. Tapos yung surface, minsan hindi na siya smooth, rough with squamous or lamellar peelings. Squamous or lamellar peelings. Minsan accompanied by ng effusion or bleeding. Yung foci, ang foci nito minsan mas maano pa sa skin surface. Minsan naman, nagkakaroon ng edema. Yung skin na yan or original loss ng skin due to the turn of to white or gray. Tapos minsan abnormal sensation, yung itchy, yung burning pain, or tenderness sa local parts. And pag nag-manifesto sa loob ng barko, dapat yan ay nadidetect mo habang nasa barko. Yung mga symptoms na yan ay dapat nare-record mo habang nasa barko ka. Kasi nga, di ba, lagi natin sinasabi, dalawa ang requirement para maging compensable ang illness ng mga seafarers natin. Yung una, during the effectiveness of the contract, ma-detect ang symptoms ng sakit mo. Kahit na hindi pa nila ma-determine kung anong sakit yan. So, paano, attorney? Kasi kung ang effectivity ng kontrata ng isang seafarer, eh, kapag napirmahan na. Yes. Paano kung napirmahan na yung natataka na doon sa immigration, tapos na may nangyari sa seafarer natin na konektado dun sa sakit na nasa ilalim ng kontrata, nasa ilalim ng listahan na yan. Ano yan? Basta during the effective contract, ma-detect yan. Mm-hmm. Wag lang after mong bumaba at matatakan ka ng immigration kasi yung kontrata mo to terminate na. Kaya nga, that's the technical definition. During the effective contract, pag nandoon ka na, lumabas ka na sa point of fire and nakabalik ka na sa point of fire. So, anything that will occur, maramdaman mo yung mga symptoms na to, ng cancer na to, yung nakikita, yung mga patse-patse sa, ano mo, yung mga pasa-pasa, yung mga nag-iiba kulay, tas nagiging yung sensation mo, yung itchiness, ng ganyan, nakikita na habang nasa barko, kailangang i-report mo yan or pati rin yung symptoms ng corneal surface of the eye mo. Kasi nga, kapag ikaw na-expose ka dito sa tar, pitch, bitumen, mineral oil or paraffin or compound product or residue of these substances, kailangan mong ma-record yung mga yan. Kasi kapag ikaw ay bumaba at hindi na-detect yung nararamdaman mo, hindi nakita yung mga pasa mo, kahit na ikaw ay na-expose sa ganyang mga elements, yung mga materials na to, pwede ka nilang i-deny. Mm-hmm. Kasi sasabihin lang, hindi ka compensable dahil una, hindi ka covered. Dahil hindi yan na-detect habang nasa barko ka. And meron pa rin silang inahanap dito na mga conditions para ma-satisfy yung mga benefits under the contract. Nandiyan yan. Yung una, yung work ng seafarer na yan ay involved yung mga risk na describe dito. Ito ang sinasabi natin. Dapat na-expose, meron kang gumagamit ka or nag-handle ka nito, hinawakan mo siya, or na-expose ka sa mga materials na to. Yung tar, pitch, bitumen, mineral oil, including paraffin, soot, or any compound product. Tapos pangalawa, yung disease na yan ay na-contract as a result ng exposure mo dun sa risk na yon. So dahil nga nandun kasi dahil isang mo yan, nasa chemical tanker ka, araw-araw kang hinahaluan na yan. Yung hawak mo yan, mm-hmm, or yung nagpapala ka, yung inaayos mo sila. Tapos, within the period of exposure and under such factors necessary to contract it. Ibig sabihin, nandun during the effective na contract mo, and pang-apat, walang negligence on the part of the seafarer. Kasi nga laging lang sinasabi, kung ma-encounter mo itong material, so kailangan may suot mo yung mga ano nyo, yung mga tawag doon, yung mga jumper suits, or yung hawak, yung mga gloves, yung cover ng mukha, cover ng mata, yung mga goggles,
kailangan covered ka para hindi ka ma-expose sa ganito. Kahit na nakikasama mo yan sa barko, meron pa rin mga safety materials na ginagamit para maano mo yan. And meron din kasi tayong tinatawag na ang mga seafarers natin, kailangang yung ito nga, yung apat na yan, na kailangan, yung dalawa, na covered ka during the definitive contract and makita mo yan during the time na nandun ka. Kasi nga, lagi na sinasabi, kapag wala sa listahan nandyan, pwede lang sabihin na hindi ka covered. Kasi dito sa listahan na to, tatlo lang ang cancer cases na pwede lang i-cover. Mm-hmm. Yung last time na kinover, sinabi natin, cancer of the epithelial lining of the bladder, na dun sa mga work na nag-involve na exposure to alpha na phenethylamine, mm-hmm, beta naphthalamine, or benzidine, or any part of the salts and auramine or magenta. Ito yung number one cancer na discuss natin last week. Tapos ito nga ang pangalawa, itong cancer of the skin cancer of the eyes due to exposure to tar, pitch, bitumen, mineral oil, or paraffin, or compound product or residue of these substances. Yung pangalawa kasi na cancer na sinasabi dito ay yung tinatawag nating leukemia. Yung leukemia, yung acute myeloid leukemia, mm-hmm, tapos yung chronic lymphocytic leukemia na secondary to prolonged benzene exposure. So yun pa rin sinasabi natin na hindi lahat ng cancer na na-experience ng ating mga seafarers ay pwede i-consider as compensable. Kasi usually, ano pa bang mga ibang cancer na experience ng ating mga seafarers? Nandyan yung lung cancer. Hindi na sasabihin niya, hindi na mm-hmm covered kasi wala sa listahan. Oo. Nandiyan din. Hindi kaya, attorney, na hindi covered yan kasi napaka-common na sakit. Yun nga, weird eh. Mm-hmm. Kasi isa yan sa pinakamalalang sakit na pwedeng ma-cover. Bakit, magtataka ka, bakit wala sa listahan? Nandiyan yung tinatawag din nating kidney cancer, nasopharyngeal, liver cancer. Yan, liver cancer usually pwede, or yung tinatawag nating colon cancer, colorectal. Ang pwedeng maging cause kasi niyan ay yung mga pagkain nila. Kasi most of the pagkain na may preservatives yan. Dahil nga ilang months silang nasa loob ng barko. So usually, ang mga food niyan ay may mga preservatives yan. Lalo na yung mga may mga chemicals na to preserve yung mga ano natin, yung mga seafarers natin. Yung diet nila, isa rin sa malaking factor kung bakit sila nagkakaroon ng problem. And usually nga, ang sinasabi natin sa ating mga seafarers na yung prolonged exposure nyo can lead to illnesses na to. Ito nga, yung 24, yung tinatawag natin occupational disease. Pero, sinasabi rin naman kasi ng Supreme Court na hindi yan all in. Mm-hmm. Kasi marami rin ang mga sakit ng mga seafarers natin na pwede na mag-suffer na maging compensable dahil wala sa listahan na to. And, nandito nga tayo, nandito na ho tayo sa pangalawa, and meron pa ho tayong ilang tumbling na 24. O, habang meron pa tayong oras, attorney, yung number 3, sige, tignan na natin yung number 3. I-run down muna uli natin yung number hanggang 24, mm-hmm, tapos next time, yan o, kasi number 3, ito yung deafness, yung severe. O, pagkabingi. Pagkabingi. Mm-hmm. Tapos number 4, decompression sickness. Number 5, dermatitis due to irritants and sensitizers. Number 6, infections. Marami yan. Pneumonia, bronchitis, sinusitis. Number 7, ionizing radiation disease, inflammation, ulceration, disease of the skin or subcutaneous tissues of the bones or leukemia due to x-rays, ionizing particle, radium, or other radio substances. Number 8, poisoning and its consequence caused by the certain chemicals. Number 9, vascular disturbance in the upper extremities due to continuous vibration from pneumatic tools or power drills, riveting machines, or hammers. Number 10, vascular disturbance in the lower extremities, varicocele causing pain, varicose veins resulting in discoloration and ulceration. Number 11, cardiovascular events to include heart attack, chest pain, heart failure, or sudden death. Number 11 ho yan. Number 12, cerebrovascular events. Number 13, end organ damage resulting from... Ang haba kasi. Ang dami. From uncontrolled hypertension. At kailangan kasing malaman to ng mga seafarers natin, attorney. Kasi dahil para maging alert sila. Oo, hindi natin alam kung may sakit ka na palang ganun. Oo, eh, yung symptoms. Nakalista na pala yun. Yung number 14 sa list ho natin ay cataract and pterygium. Number 15,
poisoning by cadmium. Number 16, acute myeloid leukemia. Number 17, chronic lymphocytic leukemia. Number 18, vitreal hemorrhage and retinal detachment. Actually, may mga nagkaroon na kami ng case na ganito. Ayaw pa rin i-honor ng mga arbiter na hindi raw work connected. Hernia, number 20, bronchial asthma, number 21, osteoarthritis, number 22, peptic ulcer, number 23, viral hepatitis, number 24, asbestosis. So for the next few months na ulit tayo nito. Iisa-isahin ho natin to para maintindihan ho natin ng mga seafarers natin yung mga illnesses or injury na pwede kayong pwede mag-suffer ang isang seafarer at pwedeng masabihan nila kung ito ay covered or hindi. Yan. Kaya sa susunod na ho, feeling ko tatlong buwan na naman. Tatlong buwan na naman gugugulin ni Attorney Dennis Goretso yung ating mga sakit na yan, pag-uusapan natin at hopefully makapagdala si Attorney Goretso o si Doc kung makakasama sa atin ng Wednesday kasi may clinic si Doc ng Wednesday. Kasi maganda rin kaya, kasi may discussion talaga tayong doktor dito kasi usually kami, we also rely on the researches ng mga tungkol sa mga internet ganyan para ma-determine kung ang sakit ng isang seafarer ay work connected or not. And usually kasi ang mga seafarer ho natin kapag nagkasakit yan minsan hindi nila rin pinapansin kasi 'di ba anong nila JC, madalas ang ng mga seafarer natin? Mga Superman sila eh. Superman, Iron Man. Saka yung gamot-gamot lang. Oo. Mm-hmm. Hindi lang iniisip na pwedeng yan ay symptom na ng malalang sakit. For example, hindi mo alam na yung mga pasa sa skin mo ay skin cancer na pala yan. Mm-hmm. Yung pangangati. Kasi nga 'di ba sinabi natin kanina, akala mo simpleng allergies lang, yun pala meron ka nang mga yung binabanggit kanina mula sa nararamdaman dahil sa mga bitumen tar, soot, yung mga ganyan. Yun yung mga maaaring maramdaman ng mga seafarers. Pero hindi nga nila sinasabi yan doon sa kanilang onboard medical staff. Ang kasi nga natin dyan, usually kasi kanina nagkaroon ka ng isang sakit na wala naman dyan, mayroon namang tinatawag na disputable presumption na pwede ka pa rin humabol ng benefits mo. Basta lang may invoke mo yung disputable presumption rule na yan under sa section 20-2-B. Nandoon siya. Mm-hmm. At yan ang ating usapang legal ngayong araw ng Wednesday, January 2017. Sa susunod na mga Wednesdays pa po, tuloy-tuloy natin ang ating mga usapan sa mga sakit naman na yan. At ulitin natin yung question natin ngayong araw ng Wednesday bago tayo magpaalam. Ang tanong po natin ay, ano ang maximum age upang maging entitled sa additional $7,000 debt benefits ang ating mga seafarers? Letter A, ang kanilang mga kamag-anak. Yung kanilang mga anak to specifically. Letter A, below 21 years old. Letter B, below 18 years old. Letter C, below 15 years old. At ang sagot, attorney, ay 21 and below. Yan. So below 21. Yan. So 21 pag and 21, below. Hindi. Below 21. Ah, below hindi, 20, hindi 21. Below 20. Oh, tama. Below 21. Oh. So, na 20... Pag 21 ka, hindi ka kukover. 20 years old and 364 days. Ka na ay saka po nagiging entitled yung ating mga kababayan. So, 21 below. For example, kunyari letter ito. Letter A, 21 below. Kunyari ito nga, yung sakit ng seafarer natin, itong number 2 natin, discuss natin, skin cancer, yung corneal, pwede siya mag-entitled, basta wag lang siyang 21 at the time of death nito. Nung seafarer, kunyari namatay siya sa sakit na to, pwede siya makover. And yung benefits nga niya is $50,000 plus itong $7,000 additional. Mm-hmm. And sino mga winners natin? At ang mga winners natin ngayong araw ng Wednesday ay sina Belinda Umali ng Mandawi City, Cebu, Michael Espinile ng Tondo, Gina Cayas ng Antipolo, Rizal, Mesh Azel Prudensyado ng Mariveles, Bataan, Marcelino Chongzon ng Navotas, Cecil Encila ng Malabon, Crisel Joy Marquez ng Pangasinan, Andrea Velasco ng Balayan, Batangas, Lauren Santiago ng Balanga, Bataan, Wilson Lopez ng Ormoc, Leyte. Congratulations at sa
10 po kayo na mananalo ng 100 peso load courtesy ng SVWB Law Office at syempre ni Attorney Dennis Gurecho at ng inyong Bantay OCW yes, program. Batiin lang uhuli natin yung mga seafarers natin dyan sa Calao, sa Luneta Seafarers Welfare Foundation, yung pambansang tambayan ng mga marino at ang ating mga katulong din, ang UFS, ang Apostles of the Sea, yung mga nasa Facebook, yung sa mga different groups, yung Filipino Seafarers Rights. Kung nakikinig ko kayo, pwede kayo mag-join dun sa Facebook page na binubuo namin, Filipino Seafarers Rights. Hanapin nyo yan, group and page. Nandun din ako sa Angat Marino Pinoy. Kung meron kayong tanong, pwede nyo bisitahin yung page ko, yung Filipino Seafarers Rights. Hanapin nyo lang ho yan. Pwede kayo magtanong dyan or hanapin nyo yung pinakagwapong JC Quadra. Sa Bantay OCW program nyo na po, ipadala sa aming Facebook page, www.facebook.com/BantayOCW. Ipadala nyo lamang po dyan ang inyong mga mensahe. Siyempre, sasagutin yan ng ating Bantay OCW program. At sa pamamagitan po nyan, bye-bye time na muna sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok dito sa ating programa. Ayan. At ngayong araw ng Wednesday, syempre, maraming salamat, attorney, sa pagsama sa atin ngayong araw. Ito po ulit si Attorney Dennis Gurecho mula sa Sapalo, Veles, Munang Bulilil Office. Hanggang sa susunod na linggo, kita-kita ho tayo at pag-usapan natin ang inyong karapatan. At syempre, hanggang bukas po, 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Ako pa rin si JC Quad sa pangalan ni Ms. Susan K. At ito ang inyong Bantay OCW program ngayong araw ng Wednesday. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga OFWs, sa nanay ko dyan sa Hong Kong at sa ate ko sa Ireland. Susunod na po, Balita 9:90 kasama si Ricky Brosas. Ang oras, 11:55 na ng umaga. Nothing.